So yung magandang hapon at welcome ulit dito sa ating episode ng Motorcycle Review. Panibagong motor na naman ni Honda ngayong hapon. So dito lang yan sa Honda Jeep Jump Cycle dito sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City. Isa na naman sa mga napakatipid pagdating sa underbone category ng Honda. Walang iba kundi ang Honda Wave RSX 110. So eto mga tol, ang ating disc na version. No? So dalawang version po yan, yung isa yung drum brakes at eto naman yung disc brake, yung kanyang braking system dito sa kanyang harapan. So yan, bago natin simulan, montage muna tayo. So yun, kung gusto mo ng klase at simplihan yung datingan, at syempre napakatipid din dahil napaka-practical ng motor na to. Dito ka na sa Honda Wave RSX 110 na special. So yun mga tol, ang ating disc, yung ating braking system sa harapan. No? So eto, meron siyang kulay na matte black. At yung kanyang color combination, meron siyang color gold dito sa kanyang decals. At meron ding silver metallic sa kanyang decals, no? And syempre, pati na rin sa ating fairings dito sa bandang gitna. Meron siyang silver metallic. Tara agad natin ang engine ng motor na to. Ito ay merong 4-stroke single overhead cam, naka-air-cooled yung kanyang cooling system, at yung kanyang engine displacement, meron siyang 109 cubic centimeters. And yung power output naman na ito mga tol, hindi rin kayo papahiya ng motor na to. Dahil ito ay kayang mag-range ng maximum power na 6.46 kilowatts at 7,500 RPM. At syempre yung kanyang maximum torque naman, kaya niya mag-range ng 8.70 newton meters at 6,000 revolution per minute. Merong transmission na 4-speed manual constant mesh. At yung kanyang fuel system, syempre, ito ay naka-fuel injected. So, asahan nyo na napakatipid nito pagdating sa kanyang fuel consumption. Sa lightning system naman na itong ating RSX na special na Wave. So, ito mga tol, lahat yan naka-bulb type yung kanyang ilaw. No? At ganun din, napakatipid din nito pagdating sa kanyang battery consumption. Ang kagandahan lang dito, napakaganda ng kanyang design maging sa ating headlight at pagdating dito sa ating signal light, and syempre yung ating low beam, kung di ako nagkakamali. So yan ang kanyang itsura dito sa kanyang front face. Naka full assembly siya, at ito ay gumagamit ng bulb type maging sa ating taillight at sa ating signal light. Meron din siyang added visibility yung ating reflector dito para mas visible tayo, lalong lalo na kapag nakahinto or nakapatay ang makina ng motor na to. So dito sa kanyang harapan, syempre naka disc brake yung kanyang braking system. Meron siyang single path piston caliper na may Nissan brand. At yung kanyang plain disc dito sa kanyang gulong, ito ay naka tube type. Meron siyang sukat na 1790x17. At yung kanyang tatak naman mga tol, meron siyang Hengxin tires na brand. Pagdating dito sa kanyang likuran, ito ay naka twin shock bias swing arm. So ito mga tol, yung kanyang braking system dito sa likuran, ito ay naka-mechanical leading drum brakes. So enough na yan para sa isang 110 na cc na kagaya na ito. Syempre naka-Hengxin tires, at ang sukat ng gulong na ito sa kanyang likuran, meron siyang 80x90x17 inch, at ito ay tube type. Dito naman makikita natin yung kanyang exhaust and yung kanyang heat guard. So napakaganda, very stylish din ng kanyang heat guard dito, no? So nagdadagdag siya ng napakagandang looks dito sa kanyang muffler. So ayos na ayos. So isa rin sa nagustuhan ko dito, meron siyang chain cover, no? Na napakalaki, at meron siyang glossy black na kulay. So ito maganda mga tol, dahil kapag lumuwag ang inyong kadena, so hindi agad tatalsik or may ipit kung saan-saan, no? So yan ang kadalasang problema ng ganito mga klaseng chain type na motor. So ayos na ayos ang ginawa ni Honda dito. So ito, tamang-tama lang yung kanyang seat storage. So makakapaglagay tayo ng konting gamit dito, yung ating documents, yung ating license, driver's license, and yung ating mga basic tools. Syempre dito rin lagayin ang ating battery. Pagdating naman dito sa kanyang likuran, ito yung ating tangke, at ito ay merong 4 liters fuel tank capacity. Siyempre mga tol, dahil ito ay 110cc lang naman, enough na yan yung ating 4 liters.
Siyempre, naka-fuel injected. So, ito talaga ay napakatipid pagdating sa kanyang fuel consumption. Dahil ito ay nagre-range ng 69.5 kilometers per liter. So, ganyan katipid ang ating Honda Wave RSX na special disc brake sa kanyang harapan. Pero gaya ng sinabi ko sa mga previous na vlog natin, magdedepende pa rin sa throttle hobby ninyo ang fuel consumption ng isang motor. So, naka-analog type. At ito yung kanya mga indicators. Yung ating speedometer, yung ating odometer, yung ating mga indicators, neutral, high beam, and yung check engine. And syempre, meron siyang gear indicator dito. So, ayos na ayos to. At very friendly, lalong-lalo na sa mga beginner. So, ang presyo ng ating Honda Wave RSX na 110 special, disc brake yung kanyang harapan. So, ito napakamura dahil meron siyang price na 68,000 pesos. So, ganyan kamura mga tol ang ating napaka-practical at napaka-tipid sa gasolina na motor na to, no. So, dito lang yan sa Honda Jeep Jam Cycle, dito sa Lanoy Subdivision, National Highway, Kalumpang, General Santos City. So, yun lang at sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa araw na to. Magandang hapon, ride safe!